Welcome back to Kusinerong Mommy. Ngayon po ay magluluto naman po tayo ng binuguan. Okay, so mga mamis, para po sa ating recipe for today na binuguan, narito po yung ating mga ingredients. Kailangan po natin ng kinayod na nilog. And of course, sahog po natin ay kalabasa. And yung lubo po ng baboy, sibuyas or onion, vinegar or suka, siling haba, bay leaf or laurel, bawang, and of course, tanglad, or lemongrass, at asin or salt. Okay, luto na po tayo. So, una po ay higisa po natin yung ating bawang at ang ating sibuyas. Alright, and after this ay atin muna pong palalambutin yung ating karne. So, ang ginamit ko po dito ay mga laman loob. Okay, so meron po itong mga, ayun po, nakikita nyo kung anong party po siya ng baboy, mga laman loob po. So, pwede naman po kayong gumamit ng laman talaga ng baboy. So, nasa sa inyo po kung anong gusto nyong karning gamitin. So, lagyan po natin ang tubig namis para lumambot po siya ng bahagya. Although, bili ko po ito sa palengke, napakuluan na po siya. Pero ito, pakuluan po ulit natin siya. Pero para malambot na malambot po siya. Okay, so habang pinapalambot po natin yung ating karne, pigain po natin yung ating gata kasama ng dugo. Kasi pansin nyo po, yung dugo po natin ay medyo bubuo. So, mahirap po siyang lusawin. So, kapag piniga po natin siya kasama yung dugo, itong ating yon, so, parang mamimel po yung dugo. So, ito na po siya. So, check natin kung malambot na yung ating dugo. Nilagyan ko na rin po siya ng bay leaf. Okay. So, maglagay po tayo ng ating tanglad or lemongrass. Pantanggal din po ito ng lansa ng dugo. At the same time, nagbibigay din po ito ng kakaibang aroma or flavor. So, maglagay po tayo ng tanglad. And then, asin po. So, naglagay din po ako dito, mamis, ng sahog. Ginamit ko po dito ay kalabasa. Ganito po yung Bicol version ng binuguan. So, meron po talagang nilalagay na gulay. It's either sabana, saging, or kalabasa. Pwede rin naman pong sayote. Pero ito po ginamit ko dito ay kalabasa. So, lagay na po natin yung ating dugo. Kasama po na dito yung gata. So, make sure, mamis, na continuous lang po yung paghahalo natin kasi mamumuo po yung dugo kapag hindi po tuloy-tuloy yung paghahalo natin ng dugo. So, halo, halo lang na halo. So, at least, mamis, kahit paano healthier pa rin ng konti ang ating binuguan kasi may ano siya, may gulay. Pero kung gusto niyo po na walang halong gulay, kagaya nito, nasa sa inyo po kung gusto niyo plain lang talaga siya na lamang doon. Yung iba po, mamis, yung hilaw na sa amin po, yung hilaw na saging, yung nilalagay namin sa pudding siya. Ayan, so, nahalo-halo na natin. So, antayin na po natin na kumulo. And then once, mamis, na nakita natin na luto na po yung kanyang gata, tsaka yung dugo, lagay na po natin yung ating suka. Ayan, mamis, lagay natin ang ating suka. So, malagay din po tayo, mamis, ng sili para medyo may ahang ng konti. So, okay. So, konting pakulo pa para medyo lumabas yung aroma tsaka yung lasa ng ating siling haba.
So, pagkatapos po nito, mamis, ready na po ang ating dinuguan. Napakadali lang naman kung lutuin nito. Gisa-gisa lang. So, after this, mamis, pwede na natin i-serve ang ating yummy and creamy dinuguan. So, Bicol version po ito, mamis, ng dinuguan. Okay, so serve na po natin, mamis, ang ating yummy-yummy dinuguan. So, thank you so much sa panonood po ng aking recipe for today. So, sana po nasundan niyo po yung paggawa ko ng Bicol version ng dinuguan. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka lang po sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo ang bell para updated ka sa mga susunod ko pang recipe na gagawin. Thank you for watching. Bye!